Hey yo, what's up? This is Joe Baldi of the Republican Syndicate. At once again mga kapatid, welcome ulit sa ating panibagong video. Reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa, kung ano man yung pwede kong masabi. Yun na yun at magandang araw, magandang hapon, magandang tanghali sa inyong lahat. Magandang gabi na rin. Magandang madaling araw kung anong oras nyo man ito pinapanood ay sana nasa mabuti kayong kalagayan. At nais ko lang syempre magpasalamat unang-una na sa mga subscribers natin, sa mga viewers, sa mga laging sumusuporta. Maraming salamat sa inyo mga kapatid. At syempre dun sa mga bago nating subscribers ay sana mag-enjoy kayo dito sa ating channel. Kung ano man yung mga mapapanood nyo mga kapatid, ito ay aking opinion batay sa aking pandinig. Okay, may mga time na pinapakinggan ko yung skills. At may mga time naman mga kapatid na hindi ko tinitignan yung skills at tinitignan ko yung mismong content, yung laman nung kanta na aking pinapakinggan. Alright? At eto, isa to sa mga inaabangan ko kaya sobrang excited ako na i-review to mga kapatid. Dahil sobrang tagal na panahon mula nung huli kong marinig ang One Tags. Sa mga hindi nakakala mga kapatid, eto yung One Tags na kumanta nung Shotgun, Shotgun, Ganja, Ganja. Yeah, sobrang lupit niyan mga kapatid. Talagang pagdating sa harmony, eh silang dalawa yung talagang pinapakinggan natin. Pinapakinggan ko personally. Samahan mo pa ng Tuglax at Kiel, total package na to mga kapatid. Yeah, nakapag-subscribe na rin tayo dito sa Tuglax Rap Tube. Ito yung tawag dito, YouTube channel ni Tuglax. Sa mga fans, mga kapatid ng 187, ulitin ko ulit ha, itong channel natin mga kapatid ay pro music. Kung nagkakaroon man ng bangayan sa pagitan ng Donggalo at ng Mab, hindi naman ako naniniwala na lahat ng artist ng Donggalo at lahat ng artist ng Mab ay magkakaaway. Marami dyan mga kapatid is magkakaibigan pa rin. Okay? Medyo nasesensionalize lang talaga at saka medyo, alam mo na, nadadala ng mga nanggagalaiting fans. Pero sa kabilang banda mga kapatid, marami pa rin na artist ng Donggalo at artist ng Mab na magkaibigan pa rin personally. Though magkalaban yung kanilang kupunan, sila bilang artist o bilang tao ay magkakampi pa rin. Kaya respeto sa kanilang lahat. At eto mga kapatid, pakikinggan natin ngayon, Replica, Tuglax featuring One Tags and Kiel. Alright, so wala naman tayong hinihintay na. Pakinggan na natin to. Yung dating anong beat no, ito yung ano, ito yung old school type mga kapatid ng mga speed rap. Yung mga ganitong klaseng beat mga kapatid ay hindi ito yung modernong mga datingan ng beat ngayon. Kasi sa totoo lang no, pag nakikinig ako ng mga beat sa ngayon ay medyo may pagka minimalist. Alam mo yon, konti lang yung elements, mas nadadala ng hi-hats, ng bass at saka ng mismong palo, mismong kick. Pero etong punong-puno ng elemento mga kapatid, eto yung mga early 2000 na datingan ng mga beat at eto yung talagang pinasikat ng mga tongue twister dati, mga twistero. Siguro mas ma-appreciate ko to mga kapatid ko merong lyric video na para hindi na natin masyadong magpo-focus sa alam mo yung pakikinig kasi mga ganitong mabilisan mga kapatid. Kadalasan pag nagsa-sound trip ako ng ganito, hindi ko talaga siya pinapakinggan ng isang beses lang. Pinapaulit-ulit ko siya. Dahil nga syempre ang style nito ay speed rap. Ma-impress ka sa pamamagitan ng pagpapagalaw nila ng dila nila ng ganun kabilis. Yun ang pinaka-purpose ng speed rap mga kapatid. At pagdating naman sa speed rap talaga, Tuglax yan, isa sa walong sumpa. One Tags, yan sila Innocent One, saka si Blingsy mga kapatid, samahan mo pa ng Kiel.
Kiyal naman, pagdating naman niya sa lyricismo, dyan na mahusay si Kiyal. Balikan natin ng onte. Parang walang hingahan yun ah. Talaga yung mga ano mga kapatid na, yung mga nag-speed rap, talagang, alam mo yun, yung hanggang ngayon ay magpahanggang ngayon, daladala pa rin nila yung mga speed rap. Isa sila sa mga inaral ng mga taong yun. Marami kong mga kilala, lalo-lalo na yung 13 Caballero mga kapatid, yung Caballero ng Republican. Ang mga inaral nila pagdating sa mga speed rap, eh itong One Thugs, yan, sila Tuglax, si Walong Sumpa, yun yung talagang inaaral nila. Kaya pagpapakinggan mo yung style nila, eto yun, ganito. Though, yung ibang rapper naman ay posibleng sa ibang bansa nila kinuha yung style nila o dun, yun yung inaral nila. Pero marami kong mga kakilala kasi na ang talagang naging ano nila, naging guro, kumbaga, sa pakikinig. Eh eto yan, Tuglax, Walong Sumpa, One Thugs. Yan yung mga ano nila, kumbaga, yan yung mga ina-idol nila. Kaya masasabi natin talagang mga veterans na tong mga to eh, dahil marami na talagang gumaya sa kanila. At marami din nagsasabi, no, sa akin, may mga nagme-message din sa akin at na-flatter naman ako doon at na-touch naman ako doon. May mga nagsasabi na sa akin daw nagmula yung mga flow nila, at maraming salamat naman sa inyo mga kapatid. At maraming mga kumuha ng mga style naman sa akin. Sino ba naman ako, di ba? Sumiyang inatasan, kamatayang di mo matakasan. Oras na para mabuwasan, lahat ang gumaya. Sige, gumaya ka. Pagpunayan ko sa minya. Ang mapapansin ko nga lang dito sa mix, no, doon sa pagkakamix, ay masyadong nangingibabaw yung beat. Medyo lubog. Hindi naman lubog na ma-bass, pero alam mo yun, medyo may mahina yung pagkakamix ng vocals nila. Dapat ano lang yan, dapat naka-level lang. Kaya mo kami mag-iplika. Kaya, kaya, lumaya pa. Tingnan natin kung hanggang saan ang sino kami mag-iplika. Sino lumaya ka. Pagpunayan mo sa amin na kaya mo kami mag-iplika. Kaya, kaya, lumaya pa. Tingnan natin kung hanggang saan ang sino kami mag-iplika. Replika. Para sinasabi nila yung mga alam mo yun, mga kalaban ay sila rin mismo yung ginagaya. Sige, gumaya pa, kumbaga replika. Katulad ng style na ginagamit nila. Yan. Yung pagkakaano nila, no, yung pagkaka, eh, lalo-lalo na to si Innocent One, no, kapag ka nagra-rap siya, alam mo yun, yung flow, mga kapatid, talagang, ano yun, smooth talaga yung da-da-da-da-da-da-da, as yung boses niya, napaka, ano, napakaganda. Kaya, hindi ko din deny na talagang magpahanggang ngayon, mga kapatid, kung meron man akong ina-idol dito sa Pilipinas na mga Pinoy rap artist, mga kapatid, na pagdating sa speed rap, sasamahan mo pa ng flow. Yan, One Thugs mga kapatid. At samahan mo na syempre ng mga kasama na nila rito. Pero doon muna tayo sa One Thugs. Isa talaga sila sa mga pinapakinggan ko na mahusay talaga pagdating sa mga ganitong klaseng style. Yan, yung tipong pakanta. Lalo na si Blingsy, napakaganda ng boses niyan. Kaya malamang marami na sa inyo eh. O siguro lahat kayo napakinggan na yung mga kanta ng One Thugs mga kapatid. Pwede niyong balik-baligan. At parang parang gusto ko mag-review sa mga susunod nating video ng mga kanta ng One Thugs, no? Maghahanap nga ako dyan. Hindi lang One Thugs, eh. Marami pa actually yan. Sila Kawayan. Yan yung mga
Yan yung mga artist dito sa Pilipinas na talagang ano, ginto, magpahanggang ngayon mga kapatid, hindi kumukupas. Pagpalagay natin, matibay ka na kalasin na tumapak sa end. Kaso ako naman ang pinakamatalas na bumutas sa pitong katumbas. Nandun na rin na kaya mo sa patin, patuloy na rin hindi ko karas sa bibig mo. Namabas na mismo, na akala mo, pwede ka makapagabal sa mga barako. Pagkakamali na pinakatakataka, nagbalak sa aking maging karaplika. Kalkulado ko mga nasa balin sa dilim, ilalim, analim, ang napalita nila. Sige pila, dumuplika sa akin, ipakita bang ispilis talim. Sige patunayan mo, sige patunayan mo, mas makabalo. Uy. Yung mga naglalaro pa lang talaga ng flow eh, no? Siya pa rin ang nag-iisa at original mga kapatid. Sa dami-dami, ako minsan aminado ko sa mga ibang mga love song ko. Minsan ay nagagaya ko rin si Innocent One eh. Ano ba yung mga kanta ko? Katulad ng Bakit Ba? Kung mapapakinggan mo yung Bakit Ba? At saka yung Nanghihinayang, yung dalawa kami ni Lirico mga kapatid. Kung pakikinggan mo yung kanta namin ni Lirico na Nanghihinayang, yan, may pagka-Innocent One yung dating anong ano ko doon, yung pagkaka-flow ko doon. Talagang isa yan sa mga kapatid, sa mga idol pagdating sa mga ganitong banatan. Ito talaga, master talaga nila yung ganitong style. Wala akong masasabi pagdating sa mga ganyang estilo. Ano nila yan mga kapatid, ay kumbaga kung sa inaral lang, hindi lang basta inaral eh, minaster kumbaga. Marami ka pangaralin, bago ka pa makapatay sa akin. Lakas at galing na biyaya sa amin, pinalakas at pinagusta niya panawin. Namalaman mo kung sino ba na dapat ang igalang, sino mo padarabi sa mong yarang. Wala kong pakaya, sige ihirap ko sa akin, makita mo ko pa na tumibag lang. Mga makata na nakiibang, sa aming awit na ginagaabang. Dahil ako lang ang nag-iisang, sudan ang tagapagpas lang ng pagbalat kayo. Pero mas amin na hindi kita taga, kami ang mga mga sundalong tagapagpas lang ng mga mapagbalat kayo. Ay malaksan, pinibilit mo na sa mabay, sarayin naman. Wala ka mapagmamalakas sa akin, huwag ka na magagal, makapatay pa sa akin. Kung ang alam at hindi mo akalain, lakas na matadlin para malakas sa hangin. Sinong tumaya ka, patunayan mo sa amin na kaya mo kami matiklika. Kaya, kaya tumaya pa, tingnan natin kung hanggang saan ang sinong kami nagaya. Sarap yung soundtrack nito mga ganitong tugtog eh. At yung mga ano no, way back sa era namin mga kapatid at sa mga sumunod pang mga panahon no, ito yung mga sinasoundtrip din ng mga, alam mo yun, ng mga rap listener. Ganito yung mga sinasoundtrip. Kahit kami, ganito yung sinasoundtrip namin talaga. Kaya, kaya, lumaya pa. Mula rin ang mga sa amin na maawat sa pagbuga ng mga tulana. Sa katili madali na lang at sinakailangan na umigot ang pakinang orasan para makagawasan. Larong ito kung saan ako namulat buhat ng aking mahawakan ng mic. Pangalan ko na binubuo ng apat na letra. Ito matak na hanggang sa magka-replika. Sundan mo habang binabalikan ko ang mga bakas ng aking mga paa. At nagkaroon na rin kami ng collaboration dati ni Kial mga kapatid. Sa mga hindi nakakaalam, nagkaroon kami ng collaboration ni Mike Cosa at Kial Shobaldi. Kaming tatlo. Hindi ko alam kung nandirito sa YouTube yun eh. Hindi ko alam. Pero subukan nyo na lang siguro i-type yung mga pangalan namin. Shobaldi, Mike Cosa, Kial. Baka sakaling lumabas. Pagkatapos sasabihin ko sa iyo kung paano ka makakatulad. Kayo mo na ba tumugma na tugma? Binasaan ng mga salita na kayong humulma. Sa isipan ng mga nahuli at sa una. Kayo mo na ba dumurog na kalaban ng hindi gumagamit ng literal na sandata? Dapat alam mo kung paano kaya mo na bang dumurog ng mga kalaban na hindi gumagamit ng literal na sandata? Ibig sabihin nga yung labanan lang ng titik, labanan lang ng letra, o labanan lang ng lyrics mga kapatid. Dahil nga sa ganitong mga pakikipagdigmaan, no, kung talagang ikaw ay isang makata mga kapatid, ay hindi mo gagamitan niya ng physical na mga bagay. Hindi mo gagamitan niya ng mga, alam mo yun, nakakasakit physical. Kung labanan lang ng rap, labanan lang ng rap. At kaya mo bang dumurog, sabi niya ganun.
Nagalangin kahit na wala ka pa suot sa kurbata. Yan ang makasang ginawa mo sa lamin ako. Ikaw pero hindi nga wako. Huwag mo malakbayan na siya pa na malawak. Ay malalim pa ang kailangan mo na malamoy sa pagkatao ko. Kayo mo na bang sukatin? Hindi akalain. Ganun mo na sa akin. Nagmula. Kayo mo na bang sumakin? Naglalaro. Pag ako gumagawa ng rap, parang straight ano lang eh, straight flow lang eh. Ito, nagagawa pa nilang laruin eh. Hindi na mga balaki, dalalapit ang hindi ka nawawala. Tumingala ka, tumingin sa kalawa ka, makipag-connect ka sa hindi mo mawawala. Di yung pangawa ka na katotohan, ako gusto mo mag-rep ka kahit di sumama ka. Ginaganahan ako mga kapatid kasi yung mga ganitong banatan, mga ganitong bagsakan, lalo na yung mga ganitong tunog, panahon kasi namin to eh. Sa ganito ko ano eh, ganito ko kumaga lumaki. Lumaki ano. Sa ganito ko ano, sa ganito ko namulat. 'Di ba nga nagsimula ako Donggalo days, 'di ba? Pero nung ano na, yung kasagsagan na ng Republican mga kapatid. Ganito yung tunugan. 2006, 2007, 2008 'yan. Ganito yung mga tunugan ng beat, tugtugan na kumbaga kung halimbawa ang Donggalo ay mayroon silang tinetreasure o pinipreserve na estilo na ever since sa hindi nila winawaglit o hindi nila binibitawan. Ganon din to mga kapatid, mayroon din silang pinipreserve na estilo yan sa pamamagitan ng paggamit nila na beat. Ako rin eh, kung gagawa ko ng mga mabilisan na kanta, ganitong beat din yung ma-appreciate ko. At lalong-lalo na doon sa mga fans ng One Thugs, Two Glocks, ng 8 Curse, syempre walong sumpla ni Kial, malamang ay na-miss nyo rin yung mga ganitong tugtugan. Sige, gumaya ka, patunayan mo sa amin kung kaya mo kaming maduplika. O patunayan mo sa amin kung kaya mong gayahin etong ganitong mga bagsakan, kung kaya mong gayahin yung mga ganitong letra, mga kapatid. Hindi lang basta speed, ah. Yung sinasamahan pa ng mga ano, sinasamahan pa ng mga flow, sinasamahan pa yung mga pabago-bagong, alam mo yun, yung paglalaro ng flow, sinasamahan pa ng mga ganon. Ano bang iharap ka na sa busak busak? 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 Hindi gumaya ka, ako na yung busang na kaya mo kami. Marami akong naririnig na nag-i-speed rap, no? Pero hindi nila nagagawa yung ganitong may flow dahil kailangan mo rin talaga ng talent, eh. Okay, bukod dun sa skills, number one, syempre, kailangan mo ng skills. Kailangan mong magawa yung ganitong kakayanan. At the same time, kailangan meron kang talent. Ano naman yung talent? Halimbawa, magaling kang kumanta. So, dapat ganun yan. Kasi may mga naririnig ako nag-i-speed rap, tapos biglang sasamahan nila ng tono, tapos na-out of tune sila. Yun ang nagiging problema. Ala, energetic ako mga kapatid dahil sobrang na-miss ko talaga. Matagal din ng mga panahon na mula nung huli nating marinig, huli kong marinig ang One Thugs. Sasamahan mo pa ng Two Glocks, Kial. Ay nako, grabe. Pag mga ganito mga banatan talaga, isa lang takbuhan. Yan. Sila Sparrow, yan. Siyempre, nadagdag na rin sa listahan ko. Yan. Sila Basti, sila Drex Lira, yan. Mga magagaling din sa speed rap yan. Yan. Sila GK Ibarra, magagaling din sa speed rap yan. Pero siyempre, kung meron man akong alam mo yon, yung panahon ko, nagsisimula ako mag-rap o panahon ko na ganito ang mga bagsakan, ilan lang yung mga pinapakinggan ko niyan? 187, syempre, yan. Mga tropa yan eh. One Thugs, Glock 9, sino pa ba? Marami pang iba eh. Pero pagdating naman sa mga flow na talagang alam mo yon, maraming mga rapper na inaral yung mga ganito. Yan, One Thugs, 8 Curse, yan yung mga inaaral ng ibang mga rapper. Kaya sobrang solid talaga nito mga kapatid. At paalala ko sa mga nakikinig na hindi fan ng 187 o ng fan nila, ay ito hindi mga kapatid na diss track
yung kasalukuyang nangyayari ngayon. Hindi ito patungkol sa kung ano man yung nangyayari ngayon. Ito ay katulad lamang din ng ibang kanta. Kumbaga, pagpapakitang gilas, pagpapakitang kakayanan sa iba. Alam mo yun, kung ano yung nakasanayan natin sa rap. Kasi ano to eh, rap music to mga kapatid. Supposed to be like this. English yung putya. Yan. Kailangan talaga minsan eh, nagpapakitang gilas tayo sa pamamagitan ng mga ganitong klaseng kanta. Pero it doesn't mean na meron kang tinitirang isang particular na grupo o particular na tao. Ito ay pagpapakitang gilas lamang. At saludo sa lahat ng mga rapper na, alam mo yun, hindi nakikisali sa mga bangayan, sa mga away-away, diba? At dun naman sa mga nakikisali rin o mga sumasali rin, siguro ay may kanya-kanya silang dahilan na hindi naman natin kailangan questionin. Dahil reason nila yun eh. Pero mabalik tayo sa ganito mga kapatid. Replika! Tuglax featuring One Tugs and Kial. Siyempre, wala naman tayo masasabi diyang masama dahil kumbaga usapang skills, eh meron na yan. Wala nang tanong-tanong dyan. Speed rap ba? Ayan, pinakitaan na tayo ng husay. With flow? Ayan, pinakitaan na rin tayo ng husay. Ayan, katulad ni Balasubas, nag-i-speed rap habang nagpo-flow. Ayan, kayang-kaya niya rin yan. At bukod doon mga kapatid, eto rin yung mga taong alam mo yun, pag nakausap mo, mahusay din kausap. Hindi sila yung tipong yayabangan ka, hindi yung sila yung tipo na, syempre, yayabangan ka kung yayabangan mo rin sila, kahit naman sino siguro, di ba? Kung yayabangan mo isang tao, yayabangan ka rin. For example ako, mabait ako sa mabait, pero pag niyabangan mo ko, natural, hihigitan ko yun, yung kayabangan mo, eh normal din naman yun sa kahit kanino man. Pero ay, etong mga tao ay talagang, alam mo yun, matagal ko na silang kilala, matagal ko na silang nakilala at talagang mahusay din silang kausap, magaling silang makisama. Kaya saludo ako sa mga to mga kapatid. Yan. At sana ay nagustuhan ninyo ang ating review dito sa ating kantang to. Suportahan natin Tuglax RapTube. Ito yung kanyang YouTube channel. Bagong-bago pa lang. Meron pa lang siyang 116 subscribers. Yan, isa na ako sa mga subscribers na yan. At lalong-lalo na doon sa mga fans ng 187. Kung gusto nyo makarinig ng mga ganitong klaseng kanta, eto. Meron na tayong bagong channel na aabangan sa kanyang mga bagong ilalabas na musika. Yan. So hanggang sa muli mga kapatid, at kung bago ka pa lamang dito sa akin channel, ay huwag mong kakalimutan na mag-subscribe. Pakiclick mo na rin yung notification bell para updated ka whenever na maglalabas ako ng mga ganitong klaseng video. So once again, this is Shobaldi. Peace out.